pag-ibiging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay ina ko niya at hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mo magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad ng iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat ng mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanya, pinagmamalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di nabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kulusas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaruroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay ng buhay ninyo'y natatagos sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, maghahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyong mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama
ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit, ngayong itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob, iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbibihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Tumayo na po ang lahat. Magalak kayo at magdiwang, malaki ang nakalaang, gantimpala ninyong tanan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, mapalad kayo mga dukha sapagkat ang Diyos ay ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayo mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, pinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari
sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan, sa aba ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom, sa aba ninyong mga nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis, sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginagawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. Mapapalad kayo. Ito ang sinasabi ho ni Jesus. Lalo na ho sa mga dukha, sa mga nagugutom, sa mga nagsisitangis. Pero sa kabila ng pinapahayag ni Jesus na magalak kayo, ay pinapalalahanan din niya na sa inyong pagiging galak sa salita ng Diyos, ay hindi ito magiging madali. May mga taong hindi tatanggap sa inyo dahil sa inyong pagpapahayag ng pananampalataya. Lalo ng mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Sila naman talaga yung magre-react ng negative. Sa iyong pagpapahayag ng pananampalataya, sa iyong pagsusikap na sumunod sa salita ng Diyos, may mga tao talagang pagtatawanan ka. Halimbawa, ikaw nagsisikap ka, talikuran yung mga bisyo mo. Tapos may kaibigan ka, aayain ka, huwag ka na dyan, dito ka na lang. Tapos tatawanan ka pa, pabait-bait ka pa, huwag ka na dyan. Di bagay sa'yo yan. Pagtatawanan ang iyong pagsisikap na sumunod sa Diyos. Pagtatawanan ang iyong pagpupursige na talikuran ang mga pangit na gawain at magbagong buhay. Pero ang Diyos may pangako na sa kabila ng mga pagtatawa sa iyo, lalaitin ka dahil sa iyong pagsunod kay Kristo. Huwag kang tumigil. Huwag kang sumuko. Magpatuloy sa pagsunod sa Diyos. Dahil sinasabi niya, bagamat nananangis kayo dahil sa pagsunod sa akin, dahil kayo ay nahihirapan sa pagsunod sa salita ng Diyos, sabi niya, darating ang kaginhawaan para sa iyo. Hindi ka habang buhay diyan. Darating ang araw, nangingiti ka din. Bagamat may paghihirap, kunyari sa opisina, nagsisikap ka, tapos may ibang tao na i-impluwensyahan ka pa sa masama, at pag hindi ka pumayag sa gusto nila, aawayin ka. Sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala, matatapos din yan. Darating ang panahon ng kaginhawaan sa iyo dahil sa pagsisikap mo na sumunod sa salita ng Diyos. Naalala ko ho, may isang kwento. Sabi niya, Father, ba't ganun po? Ba't ang hirap tumugon sa Diyos? Sabi ko, bakit mo naman nasabi yon? Sabi niya, Father, kasi nagsisikap ako na maging mabuti. Nagsisikap po ako na gumawa ng tama. Father, nakita ko po sa opisina namin, hindi ko sila gumagawa ng tama. Sabi, anong ginawa mo? Father, nagsabi ako na hindi tama yung ginagawa nila at kailangan nilang itigil yung ginagawa nila. Kasi nandidispal ko po sila ng pera, Father. Ay, anong nangyari nung sinabi mo yon? Father, inaway po ako. Sinabihan po ako, wala akong pakisama
At lagi po ako nilang pag nagtitripan, Father, pag andun ho ako sa opisina. At ang sabi niya sa akin, ganun po ba yun, Father? Mahirap po ba na tumugon sa salita ng Diyos? At sinabi ko lang sa kanya, hindi tayo tatanggapin ng mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Pag ayaw nila ng salita ng Diyos, hindi nila tatanggapin ang pamumuhay natin kung tayo ay nagsisikap na sumunod sa Diyos. Pero titigil ka ba dahil doon? Hindi. Patuloy pa rin tayong magsumikap, patuloy pa rin ang ating pagtiyaga na tumugon at isabuhay ang salita ng Diyos. Kasi doon tayo magiging buo at ganap. Minsan may mga pagsubok ho tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. May mga challenges. Pero huwag tayong sumuko sa kabila ng challenges. Huwag tayong sumuko kahit minsan pagtawanan ka sa iyong pananampalataya. Hindi ang opinyon ng iba ang importante. Ang mahalaga, how does God look at your heart? Ang pagtingin ng Diyos sa iyo ang pinaka-importante sa lahat. Kaya ho, sa kabila ng pagtawa ng mundo sa ating pananampalataya, minsan binababa ang ating pananampalataya. Huwag kang matakot at mag-alala dahil ang Diyos ang nakakita ng laman ng ating puso. Ang puso na nagtsatsaga, nagpupursigi, na tumugon sa kanyang salita at baguhin ang ating buhay, mapapalad kayo, sabi ni Jesus. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso ang ating itugon, Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at tipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, kinamumuhian, at inaabuso, naway magbunye sa kasiyahan ng kaharian nang naghihintay sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway makadama ng kasiguruhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng pagpapala, lingapin mo kami. Makapangyarihan Diyos, pakinggan mo ang aming mga hinaing, naway ipahayag ang aming buhay ang kaligayahan. Inihanda mong maging aming sapagkat ikaw ang aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin. Yayamang ang kanyang tagubiling, inaalay namin ng buong puso ang sarili naming upang ikaw ay purihin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay mapagtibay nawa sa amin ng iyong pagmamahal.
ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Walang